Sa tuwing nagsisimula tayo ng bagong romantic relationship, puno tayo ng pag-asa na araw-araw ay magiging kilig ang ating pagsasama, na magiging wagas na ang ating saya at forever na ang pag-iibigan. Hiling at dasal natin na ito na ang happy ending na ating inaasam-asam. Ito rin ang inasahan ni Mia at NJ sa kanilang pagsasama. Kailangan daw magpaso ng index card ng may name natin bukas. Absent ako bukas eh. Pwede pa naman siguro sa next class, no? Ako na lang magsasubmit para sa tomorrow. Talaga? Okay lang? Oo naman. Thanks, Mia. I owe you one. No problem. Dear Charo, bata pa lang ako, nilinaw na sa amin ni tatay na mas importante ang makatapos ng pag-aaral kaysa sa boyfriends. Kaya kahit nagka-boyfriend na ako, hindi yun naging seryoso. Pati na rin ang crush ko sa college blockmate kong si NJ. NJ, talaga kang magpapaturo. Alam naman natin, isang taon kong kachat, tapos dinedman na lang ako. Eh, Mia, siya lang naman kilala natin marunong mag-gitara. Kaya push mo na yun, sige! Push mo na go! Hi, NJ. Hi, Mia. NJ. NJ. Kahit ano pa ang sabihin nila, ikaw pa rin. Lo, nag-walk out. Sobrang sama ba? Di naman. Ha? Konti practice pa. Ala, pagtatawanan nila ako, no. Sabihin mo na. Hindi nga. Tsaka magigitara ka naman eh. Madidistract yung mga yun. Grabe ka. Turuan na nga kita. So, ganito lang yan, ha? Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo, bakit? Yan pala yan. Hala. Nakadali yun. Sige. Ay. Dali lang yan. Ay. Ito ba yun? Teka, teka. Ganito lang yan, oh. Lagay mo to dito. Alam mo yung mga nasa pelikula? Yung isang tingin, isang araw, biglang marirealize mo na, oh my God,
In love ka na pala. Totoo pala yun. Madali lang actually ma-in love. Meron kang puting buhok. Puting buhok? Naku, malas yan. Uy, hindi totoo yan. Malas hindi yan. Totoo yan. Tumino sa salamin kanina. Wala akong nakita. Ayan, no? Wala. Ay, naku. Bata pa ako. Halika dito, MJ. Uy. Kailangan natin tanggalin yan. Dali. Wala nga. Malas yan. O sige, pakwala yan, ha? Halika. Ayan, ay! No? Ano? Puti ba yan? Lolo, MJ! Uy. Alam mo kung anong mahirap? Relationships. Dahil sa relationships, marami kang pagdadaanan. Sa dami, pwede mo nga siyang hatiin sa ilang stages eh. Yes, stages. Talaga, sinabi ko na sa'yo, huwag kang takbo ng takbo klan sa kulit mo. Ay, naku, saan na naman yung pupunta? Dito ka lang, Hans. Uy, sino yung ka-text mo, ate? Boyfriend mo? Boyfriend. Kaibigan ko lang to. Oh, ang usapan niyang boyfriend-boyfriend na yan, ha? Ewan ko dito tayo kay Madel, nangaasar lang. Tay. Hindi alam mo na mausapan natin, di ba? Huwag na muna mag-boyfriend. Habang hindi pa tapos ang pag-aaral. Alam ko yan, Tay. Alam na alam ko yan. Usay mo naman pala. Kaibigan ko lang po si NJ, promise. Okay. Hmm? Del, kaibigan daw, ha? Huwag kang magkakamali. Ay, kaya isa pa. Practice ulit tayo bukas? Yeah, kung free ka. Marisa, pagkapanganak mo ba, eh, bumalik ka agad sa pag-aaral? Mga 4 months pa, Tay, bago ko nakabalik. 4 months? Okay. Hindi na lang muna ako mag-online games. See you tomorrow. Hey, napakahirap ipagsabay ang pag-aaral at sa pag-alaga ng isang baby. Tama ba ako? Yes, Tay. Sobrang hirap niya talaga. Hindi ko siya marirekomenda sa kahit kanino. Lalo na sa kapatid. Na text ng text? Sa kaibigan lang daw. Sige, pagtulungan niyo akong lahat. Kapatid. Bala ka. Pinatutulungan natin dito. Mahirap ang kahit. Si tatay, kasi ang lakas mang asar. Lakas mang asar. Tigilan niyo na si Mia. Di ba sabi nga, kaibigan lang? Si nanay, isarap ako. Sigurado ko lang. Sige. Kain na. Ano? Sarap naman nito. Saan mo nabili ito? Aba, ako may gawa niyan, no? Ginaya ko yung clubhouse sandwich sa isang restaurant na kinainan namin. Sabi mo, wala kang talent. Alam mo, ito ang talent mo. Kamusta lang kumain ito, eh. Sa bahay kasi, puro fast food lang. Oh? Bakit? Wala nagluluto sa inyo? Si Mama kasi nasa Hong Kong, si Papa naman nasa Australia. Doon silang tatrabaho. Tapos kami, puro boys kami sa bahay, kaya wala nagluluto. Pero alam mo, masarap na ka-partner nito. Milk tea. Sa susunod, magdala ka. Wow! Kung makapag-demand ka, alam mo, kaya lang kita pinagluto niyan. Pasasalamat sa haba ng pasensya mo sa pagtuturo mo sa akin, kaya huwag kang abusado. Kaya lang, hindi ko talaga kaya, NJ. Ako, sorry, ah. Kakanta na lang ako, wala nang gitara. Sorry, sinayang ko yung time mo. Ako na magigitara para sa'yo. Talaga? Samahan mo ko sa stage? Oo, okay lang. Talaga? Oo nga. Talaga? Oo nga, promise. Thank you. Thank you. Ang may sabi na ako'y mahal mo rin. Turuan na kita. Pero this time, kanta mo lang papraktisin mo. Okay, ako magigitara. Okay. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di mababago, ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit kay lumalayo, puso'y laging nasasaktan pag may kasama.
pa. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Ano man yan? Uy, Lilia! Ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako. Sige, pagkaata. Kailang. Hindi naman masyado, Nay. Kahit na umabot pang ako'y nas langit na. Uy! Sibot po ito, ah! At kung di ka makita, sarap. Makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Bigayon mo ba yung kaldereta? Ba't ang ganda mo today? Sa paghatid sa akin kahit out of the way to, ah. May sasabihin ka pa ba? Pahingin naman na isang kiss, oh. Sige, pero sa cheek lang, ah. Talaga? Yung idol kasi ganun yung style, eh. Ewan ko sa'yo. Babay na! Sige. Date pa to? Yung dinner natin nung Monday, lunch nung Tuesday, dinner na naman nung Wednesday. Yung Thursday date ba yun o hindi? Kasi yung mga friends lang dito ginagawa, di ba? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Pwede ba i-DTR na natin kung anong meron tayo? Kasi hindi na ako mapakali. DTR? Define the relationship. So ano nga, tayo ba? O ano? Kasi parang tayo naman talaga. Pero kung tayo, tayo! Okay. Okay. Tayo na? Kaloka. Boyfriend na ako. Mia. I love you, Mia. I love you too, Angie. Kanino na naman galing yan? Kay MJ, Tay. MJ. Boyfriend mo na ba?
Tay, huwag ka naman magalit. Hindi ko naman pababayaan yung studies ko tsaka magiging responsable pa rin naman ako eh. No. Sinabi rin ng ate mo yan noon. Pero nakita ko naman naging maayos ang buhay niya. Nakapagtapos siya ng pag-aaral. At ngayon buong pamilya niya. Pero ang ayaw ko lang ay ang mahirapan ka, anak. Tay, hindi naman ako gagaya kay ate. At saka mabait si NJ. Pag nakilala mo, mabait talaga yun. Rerespetuhin niya yung desisyon ko. Ako. Nawawala na naman ako na isa pang baby. Nako, tay, kahit 50 years old pa ako, ako pa rin ang baby na ni inay. Basta ang importante, pangako mo sa akin, kahit na anong mangyari, magtatapos ka ng pag-aaral. Alam mo, hindi naman kami mayaman ng nanay mo. Maliit lang ang kantin natin, di ba? Eh, kaya ang edukasyon, yan ang pwede namin ipamana sa inyo. Tay, huwag kang mag-alala. Magtatapos ako ng pag-aaral. Tsaka, pag nagkatrabaho ako, tutulungan ko pa kayo ni nanay para sa edukasyon ni Madel. Promise. Promise? Tay! May approved sign na ni tatay. Kaming-kami na talaga. Sobrang saya namin ni NJ. Pero siyempre, sa pagpasok sa relationship, doon yung mas makikilala ang isa't isa. O ano, ha? Tagal ka pa dyan? Oo, di ba sabi ko naman sa'yo, magkita na tayo sa school eh. Ewan ko sa'yo. Anniversary na natin at lahat-lahat, puro online games pa rin inaatupag mo. Wala ka, ginalit mo siya. Ikaw nang may sabi na ako'y mahal mo rin, at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Dahil ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Happy anniversary. Kaninong gitara yan? Di ba red yung gitara mo? Gift ko para sa'yo. Umasa kang maghihintay ako kahit kailan. Ganda naman ito, anak. Di ba, tay? Hindi ba masyadong mahal ito? Ako, tayo, huwag mo nang tanongin. Di ba may modeling racket ako nung huli lang? Wow. Merry Christmas! Merry Christmas, anak. Maraming salamat. Oy, oy, oy. Tignan nyo nga ito. Bagay ba? Lalo kang kagwapo dyan, tay. Ako, sumisip-sip pa ito. Isa ito. Siguro gusto mong padagdag na regalo, no? Hmm. Oy, ito na. Merienda! Woo! Wow. Favorite. Thank you. Thank you. Merry Christmas, my love. Sino may gusto? Wow! Thank you, Ren. Ito na dito siya. Tay, sarap. Mayos lang. Bakit? Tay, pwede ba kaming manood ng sine mamaya? Manood na sine? Paskong Pasko, dito ka na lang. Huwag ka na umalis. Ikaw talaga. Dito ka na lang. Tay, sige na. Please. Dito ka na lang kasi. Wow! Paskong Pasko. Ayan, umiwanin mo. First Christmas ko with Angel. Sige na, please. Okay lang yun. Tay, minsan lang to eh. Ano ba to? Ang kulit guys, naman to, kapatid nyo, ha? Guys, ang gwapo talaga ni tatay dito, oh. Di ba? Mapayag na yan. Ay! Dapat payagan. Oh, papayagan ba natin lumabas yan? Talagay mo. Ha? Yes or no? Yo! Oh! See? Oh. Nag-desisyon na ang pinakamatanda. Pinakamatanda ang nagdesisyon. Saglit lang ako doon, Tay. Promise. Lahat ng makapagpapasaya sa'yo. Lahat ng makapagpakompleto sa'yo. Pagkatapos, ano? Ano? Wala, di ba? Love, bakit? Lahat ng problema na inyong... May nag-text kasi sa akin ng unknown number. Oh? Lahat ng mga
Ano ba? Bibiro lang yan. Saglit lang, natawagan ko lang to. Ha? Yung anak, ang maglilibig sa magulang niya. Hindi yung magulang maglilibig sa anak niya! Hello? Sino ba to? Huwag kang magbibiro ng ganyan, ha? Gusto mong bumawi. Mia, si Jito. Kababata mo. Hindi ako nagbibiro. Pumunta ka na dito sa Rodriguez. 50-50 ang daddy mo. Yeah, ba't mangyari? Kailangan ko muna umalis. Ah, sama na kita. Huwag na. Mia! Sorry po. Hindi na po kinaya ng mister niya. Oscar! Madok isa pa, please! Panawal niyo na! Oscar! Kumisig ka! Oscar! 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 Salamat. Nakamotor. May naralo siya. Hindi ko alam kung bakit. Napakabuting tao ni tatay. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan kahit kanino. Hindi ko maintindihan. Ako lumabas noon eh. Sabi niya, Pasko daw. Lumabas pa rin ako. Kung hindi ko ginawa yung tisana, hindi sana buhay pa siya. Yeah. Huwag mong isisilat sa sarili mo, ha? Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Ah, tama na. Tumira na lang si nanay at bunso naming kapatid sa Pangasinan sa takot na balikan ng mga pumatay kay tatay. Habang nangupahan naman kami ni Ate Maricar sa Maynila para mapagpatuloy ang trabaho niya at ang pag-aaral ko, nagbago ang lahat, kahit ako. Lang. Kanina pa ako sinusundan ng dalawang lalaka, baka sila yung pumatay kay tatay. Hindi naman ah. Ano, hindi ka naniniwala sa akin? Nag-imbento lang ako?
Love, hindi naman yung sinasabi ko. Wala na sila, umalis na sila. Safe ka na, andito na ako, ha? Kung pinuntahan mo ako sa apartment kanina, hindi mangyayari to. Love, di ba tinext naman kita? Sabi ko, mauna na ako dito sa school. Dahil kapag nagsabay pa tayo, pareho tayo maalis sa finals. Di ba? Ang sabihin mo, girlfriend mo ako, pero parang wala kang pake. Mia! Ayaw pumasok. Nag-aalala na ako, NJ. Kausapin mo naman, no? Sige, ate, ako nang bahala. Sige, salamat, ha. Love! Love, andito na ako. Diba sabi mo, sunduin kita? Ika, sabi na tayo pumasok sa school. Love! Hindi ka na. Love, may dala akong food. Ano, tara, sabi tayo kumain. Masarap yun. Love, huwag mo pabayaan yung sarili mo na maging ganito. Andito pa ako. Andito pa ang pamilya mo. May rason ka pa para bumangon. Maalala ko lang si tatay. Nawala na siya. Hindi ko na siya makakasama, NJ. Hindi na ako makakabawi sa kanya. Oo, wala na siya. Pero paano yung mga pangarap mo? Ano yun? Wala na rin ba? Di ba nag-promise ka sa kanya na magtatapos ka ng pag-aaral, gagraduate ka? Pagkatapos nun, si Madel naman yung pagtatapusin mo. Love, paano magagawa lahat niya yun? Eh, sumusuko ka na. Hayaan mo na ba na ganun yung magiging yung tatay mo sa'yo? Gugustuhin mo ba yun? Hello? Oh, eto na. Papunta na. Masa-start na ba kayo? Sige, hintayin nyo na ako. Pakisabi na lang mga 5 minutes lang. Super bilis lang. Promise. Sige. Sige, ito na. Labas. Uy, Angie! Yeah, sige. Love. Love. Kain tayo. Uwi ka pa rin ng Pangasinan. Obvious ba? Kasi naman tumunga ako dito buong weekend. Paano yung magaling kong boyfriend, imbis na samahan ako, mas pin-priority pa yung basketball tournament. Yeah. Di ba, explain ko naman sa'yo na kailangan ako ng team? Oo nga. Kaya nga, alis na ako mag-isa. Love, huwag ka naman maging ganyan sa'kin, oh. Teksa lang kita pag nandun na ako, ha? Sasama ako. Tulak mo siyang palayo. Pag nakakawalang gana ka ng mahalin, pero hindi pa rin siya bumibitaw, wala na kayong kilig. Ang meron na kayo, love. Love! Love, kamo sa interview mo? Talaga? Ayos! Ah!
Ah! Ooh! Mm. Love, anong nangyari? Ow! Oh, bakit? Hindi, love. Sumakita yung likod ko siguro. Nasobrang sa gym kanina. Naku, kailangan natin lagyan ng ointment yan mamaya, ha? Love, okay lang to. Anyways, so, ano sabi nila? Paano yung class mo kapag Wednesday? Naku, ang bait nga nila sa trabaho eh. Okay lang daw na wala akong trabaho kapag Wednesday dahil sa klase ko. Ayos yun, ha? O paano? May pera ka pa ba dyan? Pwede ka nang bigyan. Meron pa ako dito. Sumweldo si ate, kaya may allowance ako. At bilang may trabaho ko ngayon, hindi nyo na ako problemahin. Alam mo, kung ikaw lang ang problemahin, ayos na ayos lang sa akin. Tumipat to, ha? Bakit? Magpasalamat na ba ako sa'yo? Sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa'kin? Simula nung namatay si tatay, nakaramdam ako ng galit, lungkot at takot. Alam mo yun, lost na lost ako. At lahat ng yun, binuntun ko sa'yo. Pero, imbes na iwan mo ko, nandito ka pa rin. Sabi ko sa'yo noon, I love you. Pero hindi totoo yun eh. Hindi kasi malalim. Hindi ko pa kasi nakita kung gaano kahaba yung pasensya mo para sa akin. At kung gaano kalaki yung sakripisyo na ginawa mo para sa akin. Ngayon, kapag sinabi ko, I love you, yun ang totoo. I love you, NJ. I love you. I love you. Mia, change your plans. I have an urgent meeting with Mr. Alexander tonight. Tawagan mo lang si Demian. Sabihin mo na 11 a.m. na lang ang meeting namin tomorrow. Okay po, sir. Hello, love? Mia! Mia! Mia, yung likod ko masakit! Tapos yung karampa ako, hindi ko magalaw. Ha? Huh? Ah! MJ! Hello! Na-diagnose na may slip disc si NJ. Isang buwan na lang ay gagraduate na kami. Pero kinailangan siyang maoperahan para hindi na lumala ang kondisyon niya. Oh, hello po, tita. Yeah. Tita, kung gusto niyo po, uwi muna po kayo. Ako muna po mag-aalaga kay NJ. Oh, sige. Babalik na lang ako mamaya. Salamat niya, sige, ha? Oh, sige. Sige po, tita. Hi, love. Kumusta pakiramdam mo? Okay lang. Si mama. Pinauwi ko muna para makatulog. Kumusta yung finals? Ayos lang. Eh, medyo nakalimutan ko yung mga sagot ko eh. Siyempre, iniisip kita. Kung magiging okay ba yung operasyon mo. Buti na lang naging successful, no? Sigurado makakapasa ka. Sigurado makakagraduate ka next month. Akala ko sabay tayo magmamarche eh. Pwede pa, love. Alam mo ba, kinausap ko yung mga prof natin at bibigyan ka daw nila ng time para makahabol sa requirements. Huwag na. Hindi rin naman ako makakalakad sa graduation eh.
Sabi ng doktor, 3 to 6 months pa yung recovery ko. Love, gagaling ka. Tutulungan kita. Hmm? Ayan, ang galing mo na! Upo na tayo. Upo na. Ha? Konti na lang, sayang. Pagod na ako eh. Diyan pala kayo. Oo, oh, tapos na kami kumain ni MJ. Kain ka na dyan. May pagkain ba? Mm-mm. Kain mo na ako, ha? Love, maaga pa start namin bukas. May kailangan kasi akong tapusin trabaho para sa meeting. Kailangan ko na umuwi. Mia naman, konting oras ka pala nandito, alis ka na. Alam mo, sabihin mo na lang sa akin kung napapagod ka na. Love, syempre hindi ako napapagod sa'yo. Sige na nga, pamaya na lang ako uwi. Ano gusto mong gawin? Gusto mo manood na lang tayong DVD? That is too long. Revise it so that we are straight to the point. Third sign here, please. Mia, kaya na ba ang meeting ko with Mr. Aguirre? Hindi, 2 p.m. Mia? 2 p.m., sir. Tolo, tara na. Kain ka na kain. Eh, Jay, alis muna kami, ha? Basketball muna kami. Love! Uy, sorry na late ako, ha? Ang dami kasing pinapagawa ng boss ko sa office namin. Alam mo ba, pinagalitan pa ako kasi mali yung layout na ginawa ko. Buti na lang tinulungan ako ng office mate ko. Eh, no Sabado, nung di mo pinuntahan, dahil rin sa boss mo? Love, di ba tinex kita? Lahat kami ayaw paalisin sa office hanggang di pa namin natatapos yung proposal. Eh, nung Linggo, ano, nasa office ka pa rin? Mia naman, kung gusto mong gumimik, kasama mga office mates mo, pwede mo naman sabihin sa akin eh, para hindi ka nag-iimbento ng kwento. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan ikulong ang sarili mo para sa akin. Gawin mo ang gusto mo sa buhay mo. Love, stressed out na nga ako sa boss ko sa trabaho, pati ba naman ikaw dadagdag? Dahil kita. Ha? Pero wala kang oras para sa akin. Nakailang text o tawag ako sa'yo, pero hindi mo ako magawang replyan. MJ, bakit ba kasi tawag na tawag itong boss mo sa'yo? Ha? Sabihin mo nga sa akin, nadidate ba kayo? Hindi kita napuntahan noong Sunday dahil dyan. Naglakad ako na naglakad sa bangbang para makahanap niyong pedometer. Gusto ko mamonitor kung nakaka 10,000 steps ka a day. Lahat ginagawa ko para mabalansin ko yung oras ko sa'yo, sa trabaho, sa school. Pinipilit kong itindihin ka, magpasensyahan. Ayun. Pinipilit mo yung sarili mo. Mia, hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo. Bukas lagi yung pinto, oh. Pwede kang umalis. Bakit mo ba sinasabi sa akin yan? Ba't ka ba ganyan sa akin? Alam mo, tama ka, tama ka, tama na magtiwalay na lang tayo! Ang love, sinusubok. Talaga sa life, di ba? Kapag akala mo okay na lahat, may darating na problema. Pinagdaanan ko ang pinagdaanan ni NJ. Binuntun ko sa kanya ang takot at galit ko noon. Pero hindi siya sumuko, kaya hindi rin ako susuko sa kanya.
Love. Birthday ni Jaja sa Friday. Dinner daw sa Libis. Sorry mo, hindi tayo makakapunta. Next time na lang kamo kapag okay na yung pakiramdam ko. Pero love, pwede bang dumaan lang ako kahit saglit lang? Namimiss ko na rin kasi sila eh. Mia, huwag na nga sabi eh. Kilala ko yung mga kaibigan mo eh. Pipilitin ka lang mag-stay hanggang hindi ka na makakaalis. Pero love... Mia, sabi na hindi pwede. Tingnan mo ito si Jerome mo nag-comment. Kailan ang kasalan? Ano? Sabi mo, bukas na? Hi, Jason! Hi! Uy, thank you sa pagsabay sa akin na nakakatipid talaga ako sa pamasahe. Wala yun. Kung alam ko lang na malapit lang bahay mo, dati pa kita sinusundo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pag wala kang ginagawa, daan ka na lang sa bahay. Oo na, sige na. Balang araw dadalaw din ako sa inyo, ha? Naku, saglit lang. Kailangan ko magpalit, ha? Okay naman suot mo. Ayaw kasi ni NJ, eh. Ibig mong sabihin, isasend mo yung suit mo sa kanya, tapos i-approve pa niya, ganun. Araw-araw niyang tinitingnan kung ano susuotin ko sa office. Sobra naman yan, Mia. Actually, gusto lang niyang manigurado na hindi masyado maikli yung palda ko kasi minsan hindi ko na namamalayan. Tsaka pag hindi ko sinunod, baka mag-away lang din kami. Pasensya ka na, mabilis lang ako, magpapalit lang ako. Mia. Kung hindi ka na masaya, kung nahihirapan ka na, hindi mo kailangan magtiis. May ibang tao dyan na mas magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Hindi mo lang sila napapansin. Pasensya ka na, Jason. Mabilis na ako, ha? Kinailangan ko ng kaibigan nang mahihingahan sa hirap na nararamdaman ko kay NJ. Si Jason yun. Oh, naniniwala ka na ba? I told you, masarap yung luto ko. Oo na po. Masarap na yung luto mo. Tsaka, salamat doon at thank you sa pakikinig sa akin. Alam mo, Mia, kahit kailan, kahit saan, pag kailangan mo ko, nandun ako, ha. Kahit kong gawin lahat para sa'yo. Jason, sorry kung nabigyan kita ng mixed signals, ha? Pero friendship lang yung mabibigay ko sa'yo ngayon kahit na nag-aaway kami ni NJ. Mahal na mahal ko pa rin siya. Sorry talaga. That's fine. I understand. Siyempre, gusto ko sana na higit pa tayo doon, but I understand. It's okay. Ewa ko sa'yo. See you at the office. See you at the office. NJ? Ba't nandito ka? Ano, may gusto kang sabihin sa akin? Mia, nakita ko kayo ng lalaking yun. Bahay niya yan. Anong ginawa niyo sa loob? NJ, magkaibigan lang kami. Nag-dinner lang kami. Hindi ako tanga. NJ, makinig ka sa akin. Ano? Ano sasabihin mo? Walang gusto sa'yo yung lalaking yan. Ha? Na hindi mo alam na interesado sa sa'yo. Mia naman. NJ, saglit lang, saglit lang. Oo, umamin siya na may gusto siya sa akin. Pero sinabi ko sa kanya na magkaibigan lang kami. Mia, alam mo may gusto sa'yo yung lalaking yan. Pumasok ka sa loob ng bahay niya. Dapat tinapos mo na yung pagkakaibigan niyo. Pero hindi mo yung ginawa dahil gusto mo yung atensyon niya. NJ, alam mo naman ikaw lang ang mahal ko. Makinig ka muna sa akin. Tapos na tayo. NJ!
naghihintay ako. Angel! Kailan. Ate, ilang beses ko na siya sinubukang kausapin, pero iniiwasan pa rin niya ako. Pero hindi ako mag-give up. Mapapatawad niya ako. Hindi mo ba yun yung dapat mong gawin? Mia, nakita ko kayong masaya dati. Nung simula, in love na in love. Pero wala na kasi yun ngayon eh. Napapansin ko, lagi na lang kayo nag-aaway. Ate, dahil lang yun sa naging kondisyon niya. Nahirapan lang din siya. Parang ako nung namatay si tatay, di ba? Hindi naging madali para sa akin, pero naalala mo kung gaano siya naging kapasensya para sa akin. Hindi siya sumuko para sa akin, ate. At ganun din yung plano kong gawin. Mahal ko pa rin naman siya eh. Tsaka yun ang dapat mong gawin kapag mahal mo, pinaglalaban mo, di ba? Saan kasi niya, kahit nandun na yung pagmamahal, hindi na healthy yung relationship sa dalawang taong involved, eh. At kung ganun na yung nangyayari, mas mabuti pang mag-let go ka na lang kaysa patuloy niyong saktan yung isa't isa. Ate, kung may love pa, dapat isave pa, di ba? Kailan ba naging tama mag-let go? Nalalaman mo rin yun. O, NJ, may bisita ka. O, Mia, sumabay ka na sa amin, ha? Ma, hindi siya kakain. Ano ka ba? Eh, ba nagugutom yung girlfriend mo? Hindi ko na siya girlfriend. Ba't nandito ka pa? Di ba tapos na tayo? NJ, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, hindi naman ako papayag na mag-end tayo ng ganito. Kahit anong tingin mo ginawa ko, I deserve more than this, NJ. Pagkatapos ng ginawa mo, kasama yung lalaking yun? Wala nga akong ginagawa. Sobrang sama ba na na-enjoy ko yung friendship niya? Na ginusto ko lang tumawa? Hindi na tayo masaya, NJ. At hindi ko kasalanan yun. Naka-recover na yung katawan mo, pero parang hindi ko nakilala yung NJ na bumalik. Alam ko naging mahirap akong kasama. Pero Mia, hindi mo naintindihan yung takot na baka hindi na bumalik sa dati yung katawan mo. Na baka mapag-iwanan ka na ng mga kasabayan mo. Na baka hindi ka na makatayo ng normal ulit. Well, dapat hindi ako naging insecure, Mia. Pero magagawa ko, tao lang ako. Lumaki na yung mundo mo. Nakita ko kung paano ka nagkaroon ng trabaho, ng mga bagong kaibigan, ng mga bagong kakilala, habang ako nandito lang ako sa bahay na to. Natakot ako, Mia! Kahit kailan hindi kita iniwan, Angie. Hindi iniwan? Eh, bakit may Jason? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, wala siyang kinalaman sa atin. Angie naman, alam mo namang mahal kita. Dapat naniniwala ka sa akin, hindi ko magagawang lokohin ka. Alam mo kung anong dahilan nito? Yung pride mo. Uunahin mo pa ba yan kaysa sa relationship natin? Alam mo yung pinagdadaanan ko? Pero sumama ka pa rin sa ibang lalaki? Hindi mo lang naisip nararamdaman ko? At hindi ko alam kung matatanggap ko pa yun, Mia! Alam ko pa sanang sumuko. Pero kung yun ang gusto mo, wala akong magagawa. Tama si ate. Kapag kailangan mo nang mag-let go, mararamdaman mo.
Blinak ako ni NJ kahit sa social media accounts niya. Talagang tapos na kami. At akala ko, pag nag-e-end ang isang relationship, yun na yun. End of stages. End of bitter story. Ang mahal, maghihintay ako kahit kailan. Kahit na umabot bang ako'y nasa langit na. Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Planning officer na ako sa isang kumpanya. Masaya ka naman doon. Oo. Ikaw, doon ka pa rin? Sa steel company na ako nagtatrabaho. Eh, mas malaki sweldo ko doon. Tsaka napag-aaral ko na si Madal. Talaga? At least, natupad mo na yung mga pangako mo sa tatay mo. Oo nga eh. Baka kung hindi, baka multoy na ako noon ni tatay. Hindi naman. Alam mo naman hindi niya gagawin yun dahil mahal na mahal ka nun. Alam mo, nagtataka ako kung bakit dito ka nag-invite. Eh, hindi ka naman mahilig sa kape. Puro ka kaya milk tea. Natandaan mo yon? Hindi. COVID drinker na ako ngayon. Ba, nagbago ka na. Mia. So, sana lang hindi tayo naghiwalay ng ganun, ano? Okay naman kasi yung meron tayo dati. Hindi natin deserve na ganung ending. Ano? O ito, paano pag sinabi ko ngayon sa boyfriend mo na ang pangit ng boses mo? Eh kung sabihin ko sa girlfriend mo, ipagpapalit mo siya sa online games. Uy! Oo na, sige. Nagaganon pa rin ako, pero konting-konti na lang. Paano mo nalaman? Kilalang-kilala kaya kita. Hello! Salamat, NJ, na nagkita ulit tayo. At least kung hindi na tayo magkikita, okay na tayo. Bakit? Hindi na tayo magkikita? Hindi na tama ka. Kilalang-kilala mo ako. At ikaw, kilalang-kilala din kita at hindi na magbabago yun. So, friends? Friends. Mabuting magkaibigan na kami ngayon, NJ. At masasabi ko na ito ang pinakamasayang kami. Dahil walang katulad ang isang tao na nakilala ka at your best and your worst. Pero nanatili pa rin sa buhay mo. Lubos na gumagalang, Mia. Maraming bagay ang hahamon sa isang pag-iibigan. Third parties, selos, insecurities, at iba pang di pagkakaunawaan. At sa tuwing napapasuko ang isang relationship sa mga ito, sa tuwing nagkakahiwalay ang dalawang tao dahil dito, lagi nating iniisip na wala nang maaaring mamagitan sa kanila pagkatapos dito. Pero katulad ng naranasan ni Mia at NJ, paminsan, matuldukan man ang pag-iibigan, hindi pa rin nawawala ang pagmamahalan. Maaaring magbagong anyo lang ito sa isang pagkakaibigan na pwedeng-pwede pa rin maging wagas at panghabang buhay. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang, ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.